5,000 piso kada pamilya ang ipinangakong ayuda ni Pangulong Duterte para sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Bumanat din ang Pangulo kaugnay sa kasalukuyang batas na nagpapabagal daw sa pagresponde ng pamahalaan kapag may kalamidad. Yan ang aking tinutukan. Higit 1,000,000 pamilya o katumbas ang 4,000,000 individual. Ganyang karami ang bilang ng mga apektadong residente dahil sa pananlasa ng bagyong Odette. Batay sa pinakahuling datos ng NDRRMC, ang bilang na yan patuloy na nadaragdagan. Kaya ang Pangulo, hindi na nangiming banatan ang umiiral na batas sa pagdedeklara ng state of calamity na anya'y nagpapabagal sa pagresponde ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng state of calamity, magagamit ang calamity fund ng mga LGU. Pero kailangan munang may assessment report ng NDRRMC para ito'y maideklara. These are the things that are the stupid laws passed by Congress. Sila man ang final word yan sa whether it should be or it should be not. Ang kasi the critical, and everybody knows, it's 3 days. Maghintay pa ako ng report. And I cannot rely on Secretary, Undersecretary Halad. Kasi kasagsagan lang yan ng ano. And to base an evaluation or assessment of the damage could not be had immediately. That is really silly. Sino namang ugok na magawa yan niya immediately so that this could be a declaration? That the law should be changed. Isa pang pinatututukan ng Pangulo, ang mga nananamantalang negosyanteng sobra-sobra magpatong sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa report na nakarating sa DTI halimbawa, noong mga unang araw matapos manalasa ang bagyo, pumalo sa 120 hanggang 180 pesos ang kada litro ng gasolina sa ilang mga nasalantang probinsya. After ho na reprimand, ang prices ho ngayon, like sa Maasin City, Macro ho ang Southern Leyte, pati sa Caraga Region, ay nagre-range na sa below 50 at saka balik na siya sa below 50 hanggang 56 pesos per liter. Ibig sabihin, ito ho ay after nagkaroon tayo ng pagsupil dun sa mga nag-violate ng mga presyo. Kaya ho natin na inattendan kaagad yung mga reklamo na yon. Pero ngayon, Mr. President, dahil ho nakita nila na nanguhuli na ang DTI at nagpatulong din kami sa CIDG, sa PNP, tumino na yung mga nagtitinda. Pinamamadali na rin ng Pangulo sa DSWD ang pamahagi ng mga trapal para magsilbing pansamantalang silungan ng mga nawala ng tirahan. Ayon kay Secretary Eduardo Del Rosario ng National Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC, nasa mahigit 500,000 na kabahayan ang nasira. Nangako rin ng NHA ng 5,000 na cash assistance para sa mga nawala ng tirahan sa 97,500 na beneficyaryong tukoy na raw nila. Hindi pa malinaw kung bukod pa ito sa pangakong 5,000 pesos na ayudang ipapamahagi ng Pangulo sa mga nasalanta. May pera naman. So, why magbigay ako ng the usual? I'm giving 5,000 per family. Yun ang... Pero, that's nothing. This itong pera na buha, which I have gathered, the money that I have gathered so far would be sufficient for. Ngayong linggo raw, posibleng maibaba sa mga LGU ang pondo na ipapamahagi naman gaya ng sistema sa distribusyon ng Social Amelioration Program o SAP. At ayon po sa ating DBM, ito po ay marirelease bukas sa ating mga LGUs. At sisiguradin po namin, Mr. President, na ito ay makakarating sa ating mga kababayan. Para naman sa mga kawalin ng gobyerno, nilagdaan na rin ng Pangulo ang pamahagi ng Service Recognition Incentive ng hanggang 10,000 piso. Ngayong araw na ito dapat lalagdaan din ng Pangulo ang mahigit 5 trillion pesos na 2022 national budget. Pero hindi pa raw ito tapos repasuhin ng Office of the President. Nangako ang palasyo na mapipirmahan ito bago magpalit ng taon. Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.